bahati ng batang nagkalit na unang karangalan, Jack Denmark D. Deville. Sa aming pinakamamahal na punong-guro, Ginoo Jacinto A. Manahan. Pangalawang punong-guro, Gina Estelita B. Garcia. Mga Pilipanawi na nagsipagkalo sa pagtatapos na ito, mga guro, mga magulang, mga tulad ko magsipagtapos sa araw na ito, kaya niyo po sana ako tanggapin. Tanggapin niyo po sana ang pagbati ko sa inyo na magandang araw. Tunay na nagmumukapaw ang aking puso sa matitig kagalaan dahil ako sa pili, sila ako ang pinag-aral na magtatapos taong ito, 2010-2011. Kaya niyo po sana ako sa matalay ng oras na ito upang pasalamatan ang mga tao na ibahagi na aking tagumpay. Una, pinasasalamatan ko ang Panginoon Diyos na magiging sa amin na at talino upang malaman ko na napakasarap para mabuhay ito sa mundo. Pangalawa, pinasasalamatan ko ang aking mga magulang na isang una ng turo sa akin ng mahalaga na edukasyon. Sila ang aking naging gabay sa aking oras at araw na aking pag-aaral. Sa aking mga magulang, mahal na mahal ko kayo. Pangatlo, pinasasalamatan ko ang aking mga guro na tumubo na aking katatuhan at tumanday na aking isipan. Sila ang aking naging pangalawang magulang na sumubaybay sa aking pag-aaral. Pangapat na panguli, pinasasalamatan ko ang aking mga kapag-aral na kasama ko sa aking pag-aaral at tumugan sa aking mga talento. Sa inyo lahat, maraming salamat. Medalya dito. Ito ang bunga na aming pagsisikap at pagsusunod ko ng ilan. Ngunit, nananatili lamang itong dekorasyon sa aking buhay kung hindi ko matutupad ang aking pangako. Ang pamulungan at pagkagaan na pagkatutan sa mag-aral na magtatapos sa araw na ito. Ayon sa ating pagpuntang bayani na si Gaston Merital, ang kabataan ay isang pagkasa ng bayan. Kaya sa ating pagitan sa ating pangalan, mag-iwan tayo ng isang magandang pangako ang maging kapaligat ng ating bayan at tulungan ito ng hundad. Uli sa inyo lahat, maraming salamat at mapasa ating nawa ang biyaya ng Panginoon. Maraming maganda na po sa inyo lahat. Hayaan ninyong ipakilala ng ating punong guro ang pangaraming pandanal sa araw na ito. Isa ang nararamdaman sa akin na ipakilala sa inyo ang ating kakalanggalang na punong lusod ng Valenzuela, Sherry T. Lanzania. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Excited na ba kayo? May tago mo lang ako sa inyo, mga graduates. Sino ang excited na mag-high school? Hindi yung excited? Sino gusto mag-high school? Wow. Sino ang gusto maging teacher mag-graduate? Ask nga. Sino ang gusto maging engineer? Abogado, sino gusto? Lawyer? Meron bang gusto maging mayor? Ayaw mo maging mayor? Anyways, alam niyo mga magtatapos, lahat kayo ay nadaan rin ng high school, nadaan kayo ng college, at pipili kayo ng kurso na makakulong sa inyong buhay. Isa lang naman ang mapapayo ko sa inyo lahat, dapat mag-aral tayo ng maligid. Dahil maraming tao
ang nagsasakripisyo para magtapos kayo at makakuha kayo ng diploma. Kaya ang payo ko, gawin natin ang ating mga homework, mag-uwi, pagtapos ng ating eskwelahan, mag-aral tayo ng mabuti, pilitin natin pumasok araw-araw. At of course, dapat rin natin pasalamatan ang ating mga magulang, hindi lang during graduation time, kundi araw-araw pilitin natin magpasalamat sa kanila dahil sila ang dahilan kung bakit kayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. At of course, napapasalamat po ako sa ating mga magulang na nandito ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat at binigyan ng magandang oportunidad ang ating mga estudyante magkamit ng magandang kinabukasan. Kami naman po dito sa lokal ng pamahalaan, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para mabigyan po sila ng regalina ng edukasyon. Dito lang po sa ating area, dito sa barangay Lawang Bato, marami po tayong nagawang mga proyekto para po itaas ang antas. Kaya para po itaas ang antas ng edukasyon po dito sa ating lungsod. At may nagpapasalamat po sa ating punong guro, Mr. Manahan, at sa kanyang dedikasyon at sa kanyang sakripisyo. Nagpapasalamat din po ako sa ating superintendent, Mrs. Dr. Mayari. At of course, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng ating mga guro na araw-araw po pumapasok. Sinisigurado po na ang ating mga mag-aaral ay magkamit ng magandang edukasyon. At alam niyo mga kasama po, ang ating mga guro ay hindi lang po teacher. No? Sila rin po ay tumutulong sa ating lokal ng pamahalaan. Kung may census po, sila rin po ang ating ginagamit. Kung meron po tayong kalamidad, sila rin po ang una naming mga tao ginagamit para po tumulong sa ating lokal ng pamahalaan. Kaya malaking pasasalamat.